Habang ang populasyon ng maliit na bayan ng Naguro sa timog kanluran ng Japan ay pababa ng pababa sa mga dekadang nagdaan. Kaya ngayon isang hukbo ng mga manika ay lumitaw at lumalaking populasyon nito ay mas higit na kakarami kesa mga taong naninirahan sa bayan na ito. Ang populasyon sa kanilang komunidad ay bumaba mula sa 150 noong 1960 hanggang nasa 20 na lang ngayon. Ngayon ang paglaki ng populasyon ng mga manika ay gawa ng isang babae na si Tsukimi Ayano. Ginawa ni Ayano ang mga manika sa pamamagitan ng kamay lamang mula pa nang siya ay bumalik sa Nayon. Upang matulungan ang pag-aalaga sa kanyang ina. Ang kauna-unahang ginawa niyang manika ay dinamitan niya ng damit ng kanyang ama. Upang maging kahawig nito sa kanyang ama na 13 taon na nang lumisan. At simula noon si Ayano ay hindi natunghil sa paggawa ng mga manika. Sa umpisa ginawa niya ang mga manika, hindi upang punan ang mga umaalis at bigyang buhay ang kanilang nayon. Ngunit kalaunan yun din ang nangyayari. Tulad ng karamihan sa simula, ginawang din niyang panakot sa mga uwak at tagabantay sa kanyang pananim ang mga manika. Ang manika ay itinayo sa isang kahoy at nilagyan ng mga lumang pahayagan at damit at kanyang binihisan ang mga ito. Ang bayan ng Naguro ay tulad din ng maraming mga nayon sa Japan na kadalasan ay nagsialisan ang maraming tao lalo na ang mga batang henerasyon upang lumipat sa siyudad ng Tokyo. Marahil ay naisip nila na gaganda ang kanilang buhay kung lilipat sila sa maunlad na siyudad. Sa likuran ng mayamang komunidad ng Japan ay ang populasyon patuloy bumaba sa loob ng ilang dekada. At inaasahang bumaba pa mula sa 127 milyon hanggang 87 milyon sa taong 2060. Si Ayano ay 65 taong gulang na ngunit kabilang pa din siya sa nakakabatang residente sa bayan ng Naguro. Ang nag-iisang paaralan sa Nayon ay isinara noong 2012 sa kadahilanan ang kabuuang gusali ay ginagamit lamang ng 2 batang malapit ng magtapos. Ang mga replika ng huling 2 mag-aaral at mga guro at maging ang punong guro ay idinagdag sa iba pang mga manika na nakaupo ngayon sa tahimik at walang laman na mga silid-aralan, na kung saan dati ay puno ng mga kabataan ngayon ay puro na mga manika. Nakakalungkot isipin na ang mga manikang ito na lang ang nagbibigay buhay sa bayan na ito subalit hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Ayano na muling magbabalik ang mga tao sa bayan at sa katunayan nga, nang dahil sa mga manika ay unti-unti nang nakikilala ang bayan ng Naguro. Na siyang dahilan upang bisitahin ito ng maraming mga tao. Kung nagustuhan mo ang mga klase ng video na gaya nito, please click like and subscribe sa page o channel na to para lagi kang updated sa bago naming video. Ang channel na to ay nag-upload ng mga nakakamanghang mga bagay, lugar at mga pangyayari sa nakaraan at kasalukuyan.